Ngayong taon po ay pinagdiriwang ang 150th birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio, ang tinaguriang supremo ng Katipunan. Bilang bahagi ng selebrasyon, samu't saring artworks kung saan tampok si Bonifacio ang makikita sa campus ng University of the Philippines. Silipin po natin yan sa report ni Joseph Moro. Sa academic oval sa loob ng University of the Philippines sa Diliman, nakadisplay ang iba't ibang reproduksyon ng mga artwork tungkol kay Gat Andres Bonifacio. Wala sa museum kundi nasa labas ang mga artwork. Gusto ng grupong Canvas na ilapit ang art sa mas maraming tao. We're trying to explore what it means to be Filipino. Pero if you go to, usually a lot of people are intimidated by having to go to museums or galleries. Plus, we don't want to force it. People can just either enjoy it or consider it. They can read the statements. They can agree or disagree, or they can ignore it. Maganda siya kasi at least na nasa-spread out yung culture natin. Naging aware tayo sa mga kung ano yung meron sa atin. Honestly, before tayo mag-usap, hindi ko napansin yung tarps. So I guess hindi po siya ganun ka-effective kung hindi ko siya napansin. Pero minsan binabasa ko din yung nasa ilalim. Pero feeling ko kasi hindi na siya ganun kabago sa akin. Kaya parang more of yung colors na lang. Ito na ang ikalimang taon ng Looking for Juan Banner Project na nagtatanong, ano nga ba ang pagiging Pilipino sa panahon ngayon? Natawa na eksibisyon sa year-long celebration ng ika-150th birth anniversary ni Bonifacio. What does it mean to be Filipino? So it's good to consider our national heroes. It's good to consider their lives and their legacy and to think about whether it's still relevant, because I think it is. Sino ka nga ba, Juan? At ano ang iyong mga hinaharap na hamon? Kung nais mong pagnilayan ang mga tanong na yan, makikita ng personal ang mga artworks sa UP Vargas Museum. Sa obra ng artista si Marcos Tignani, tampok ang isang matandang tila na kalutang. Hawak ang isang tabak sa leeg na kasabit ang isang agimat. Para kay Justiniani, tila ang revolusyon sa panahon ni Bonifacio ay isang labang hindi pa rin natatapos hanggang ngayon. Yung period na yun kasi ng 1890s, panahon yun ng parang awakening ng paghahanap ng sarili, no? Kasi mas malinaw yung contrasts ng kung ano yung kalaban at hindi. No? So ngayon kasi mas deceptive na yung panahon. Anong klaseng kabayanihan nga ba ang kinakailangan ngayon? May ilang piniling ialay ang buhay para sa pagbabago. Ang sakripisyong ito ang binigyang buhay ng eskultor na si Manolo Sikat sa kanyang trabaho. Willing silang ipagpalit yung sarili nilang comforts, actually even yung life nga nila nung yun nga, sadly namatay sila, pero para sa akin ini-embody pa rin nila yung virtues ng isang revolutionaryo na katulad ni Andres Bonifacio. Ang artist namang si Imelda Cahipe Andaya, itinampok ang pakikibaka ng mga kababaihan sa panahon ni Bonifacio. Si Bonifacio kasi he worked side by side with Kaoriang, with Drogoya de Jesus in the revolution. At taos-puso talaga silang ng trabaho. Ipalaganap at ipakita yung point of view ng kababaihan para sa empowerment niya at makapag-ambag din sa pagbabago ng kabutihan ng bansa. Sabi ni Justiniani, kung sa panahon ni Bonifacio malinaw kung sino ang kalaban, hindi na raw ganito ang kaso sa makabagong panahon. At ang paghahanap ng misyon ay kakambal ng paghahanap sa sagot kung sino nga ba ang Pilipino ngayon. Individually, tingin ko malaki yung need for mirroring or reflecting. Reflecting on ourselves, reflecting on where we are. Joseph Morong, GMA News.